So magandang araw sa atin lahat, mga katipa. So sa lahat ng mga beginners, intermediate, lahat ng mga sumusubaybay sa mga videos natin at mga tutorials natin, magandang araw sa atin lahat at maraming salamat sa pagsubaybay. At ngayon, magbibigay tayo ulit ng isang panibagong full song tutorial na kinanta ni Chris Norman. No arms can ever hold you. So sabi niya, wala daw mga kamay na pwedeng mag-hold sa'yo ng mahigpit. Yung katulad niya. So siguro kanta niya to sa kanyang partner or sa kanyang girlfriend. Ayan. So ngayon, start na tayo. Ang ituturo muna natin ngayon is start muna tayo sa kung paano yung strumming niya. So napakadali lang to kasi puro downward motion lang siya. Parang ganito siya. Ano ba yung intro niya? So meron siyang riff or intro bass. Bass siya. So dito siya. Parang ganito siya. Number 4 string, 6th fret, parang ganito siya, mag-start dito kasi dito yung A, ito yung bass niya. So tignan na lang po dito sa may screen natin yung ginawa ko na tab niya. Number 4 string, 6th fret, isa, tapos dalawa, papunta sa number 4, dalawa, balik sa number 6th fret. Pupunta sa number 5 string, 7th fret. Isa ulit sa number 5 string, 7th fret. Papunta sa number 4 string, 6 to 7 slide. Tapos babalik sa number 6 fret, dalawa. Yun yung unang pattern niya. Tapos yung pangalawang pattern, ganito siya. Ganun siya. Dito ulit, dalawa. Dalawa ulit sa number 4 fret. Babalik sa number 6 fret, isa, tapos pupunta sa number 5 string, 7th fret, tapos isa ulit, isa sa number 5 string, 7th fret, tapos papunta sa number 4 fret, number 4 string, slide to 6. Pagka-slide na ganun, balik sa number 4, tapos balik sa number 6, tapos yung pinaka-last na pattern dito na. Number 6 fret, number 4 string pa rin, dalawa. Dalawa ulit sa number 4 fret, number 4 string pa rin. Isa sa number 6, papunta sa number 6, tapos papunta sa 7th fret, number 5. Tapos isa ulit, isang tipa ulit, tapos slide, 6 to 7th fret, number 4 string. From 6, slide, balik sa number 6, papunta sa 4, tapos yung number 4, papunta sa number 2, sustain, slide down, tapos papunta sa number 5 string, number 4th fret, tapos papunta sa number 4 string, 1st fret, isang tipa, tapos sustain, slide, parang ganito siya, yung pinakalas na pattern niya. So after ng intro, papasok na tayo sa first ng kanta. Ang chords ng verse 1 is E. So ganyan yung E. Tapos G sharp minor, 4th fret, bar, tapos number 5 string and number 4 string nasa 6. Ganyan siya. G sharp minor. Tapos A.
So bar chord, pwede nang gamitin dito, A, 2nd fret, open chord to, dito bar chord to, 5th fret, tapos B. Yung B natin nasa 7th fret, or dito rin pwede rin. Pares lang din sila na bar chord. Yung B na ganyan, nasa 2nd fret, yung B na ganyan, nasa 7th fret. 7th fret bar, tapos 5-4, nasa 9, 5-4 string, tapos number 3, nasa 8. Yan. Yan yung B. Or dito, sabi ko kanina. So, dalawang beses yun. E, G sharp minor, A, B. Ayan, dalawang set. So, paano ba yung verse 1 natin? Ganito siya. Iham ko na lang kasi baka makapiright tayo. So, take note, ang strumming natin is downward motion lang, gagamitin natin sa whole song. So, napakadali lang siya. Baby frozen tears, she was born. So, ham lang natin kasi baka makapiright tayo. After ng verse 1 is refrain naman. Ang chords ng refrain is C sharp minor. So yung C sharp minor, ganyan. So nasa 4th fret. Ayan. Number 5 string. 4th. Number 4 string is 6. And number 3, 6 din. Tapos number 2 is 5th. C sharp minor. Tapos after ng C sharp minor, papunta sa G sharp minor, yung tinuro ko kanina. Ganun siya. Tapos after ng G sharp minor, papunta sa A. Tapos papunta sa F sharp. Yung F sharp minor, ganito siya, 2nd fret, bar, number 5 and 4, string is 4, 4th fret. Tapos yung 1 and 2 and 3, 1, 2 and 3 is bar siya sa 2nd fret, F sharp minor. So parang ganito siya. So papasok na tayo sa chorus after ng refrain. Ang chords ng chorus is E, C sharp, minor 7. So yung C sharp minor kanina, tatanggalin lang natin yung pinky kasi itong nasa number 3 string na nasa 6th fret is patras siya nang dito sa 4th. So ganyan siya. C sharp minor 7. So ulitin ko lang, yung chords ng chorus is E, C sharp minor 7, F sharp minor, B, E, tapos balik-balik, C sharp minor 7, F sharp minor, B, E. So parang naging dalawang set lang yun. No one's gonna ever hold. Tapos papasok na tayo sa bridge. Ang chords ng bridge is E, G sharp minor, tapos A, B, balik sa E. So yung G sharp minor dito, bakit dito yung A na ginamit natin? Kasi mas malapit dito. Kasi pag dito malayo, yung transition natin, medyo mabagal tayo dyan. So baka magkamali tayo dyan. So mas magandang yung E, G sharp minor, papunta sa A dito sa 5th fret. Tapos B, tapos E. So,
after ng bridge 1 is papasok na yung intro ulit. Ulitin lang din yung intro na E, A, B, E, A, B, tapos E, A, yung sustain konti, tapos pupunta sa B. So yung intro kanina, ganito siya. So ulitin dito ngayon, pero magkaiba lang sila sa huli niya. Parang ganito siya. Lang siya. Papasok na ulit yung verse 2. So, yung verse 2 natin, pares lang din sila ng chords ng verse 1 natin. So, ang pinag-iba lang yung lyrics. So, strumming at chords, pares lang din. Na 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 so, yung E, G sharp minor, A, B is dalawang sets yun. So after ng verse 2, papasok na yung refrain ulit. Na pangalawa, so same lahat to. Yung refrain sa una, ito yung pangalawang refrain is parehas yung chords at lyrics at strumming. Yung chords ng refrain is C sharp minor, tapos G sharp minor, tapos A, tapos F sharp minor. Parang ganito siya. So papasok ulit sa chorus. Pares lang din yung chords ng chorus 1 sa chorus 2. So pati yung lyrics at strumming pares lang din. Sa bridge. So itong bridge na to medyo mag-iiba nito sa unang bridge kanina. So medyo mas mahaba to. Yung bridge na yun is, ang chords niya, G, G sharp minor, A, B, tapos E, ulit, tapos G sharp minor, A, tapos punta sa F sharp minor, tapos yung last is E. So after ng bridge na to, papasok na yung pinakalas na chorus. No arms can never hold. Pares lang din siya. So after ng chorus na last, ito na yung susunod yung outro. Parang ganito siya yung outro. Parang ganito siya. Dito siya. Dalawang beses dito sa number 4 string, 6 fret. Tapos dalawang tipa sa number 4. Isa sa number 6 ulit. Number 4 string pa rin. Tapos papunta sa number 5 string, 7 fret. Tapos slide sa. Paggaling sa 7 fret, slide sa number 4, number 4 fret. Number 5 string pa rin. Slide ulit. Papunta sa number 2 string, tapos open string number 6. Parang ganito siya. So, ganun siya. So, guys, doon na maglalas yung kanta natin. So, maraming salamat, guys. Ayan, so meron na naman kayong tutugtugin at sana nasundan nyo itong tutorial natin. Napakadali.
So, take note lang. Downward motion lang yung strumming niya. At tapos, yung mga chords niya, halos ulit-ulitin lang din lahat. So, walang pinag-iba. Napakadali. At napakagandang kanta. Classic siya, pero walang kakupas-kupas na kanta. So, napakagandang kantahin sa video. Okay? At the same time, maganda rin gitarahin at kantahin sa pamagitan ng gitara. Ayan. So, maraming salamat guys. So, ngayon, kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, pakiclick yung subscribe at huwag kalimutang i-click yung notification bell para updated ka lagi sa lahat ng mga incoming at mga bagong tutorials natin. Kung nagustuhan mo itong video, pakilike na rin. Pakicomment sa baba kung ano yung nagustuhan mo at kung anong gusto mong tutorial natin. At pakishare na rin sa mga kaibigan, kakilala, kapamilya, barkada. At hanggang sa muli, see you sa aking next video. God bless.